Ang number one reason ng discouragement, kasi dahil walang pinipiling tao yan, yung pag nagsimula na tayo magkumpara. No competition, no comparison, kasi we cannot compare to anybody. Minsan, ang comparison natin, inward comparison. Noong nagsimula ako, hindi ganito pakiramdam ko eh. Kaya maraming mag-asawa, na-discourage sa giglagitnaan, hindi na nagtuloy. Bakit? Kasi, nung nag-asawa tayo, iba yung tibok ng puso ko eh. Parang talagang alakas ng kalabog. Ngayon, wala. Hindi naman depende sa pakiramdam yan. Kahit naman sa anumang bagay, bumili ka ng bagong kotse, ang iba yung pakiramdam mo. Pag lumiluma na yung kotse, nakaw, nasimula na ang konting gasgas, parang bumabagsak na yung pakiramdam. So, biglang mawawalan ka na ng gana. Hindi constant ang feelings. Kaya never, never, never allow yourself to let negativism, pessimism, to rule your heart. Laging ang titingnan mo, teka muna, yung preeminence ng Diyos ko. Hindi yung nararamdaman ko. Pag sinabi ng Diyos ko, mahalin ko asawa ko, regardless of how she looks now, mamahalin ko siya. Parang sinabi rin ng Bible, ikaw babae, kahit hindi siya sumusunod sa salita ng Diyos, mag-submit ka rin sa kanya. Eh, Lord, wala akong nararamdaman. Ayoko na mag-submit. Nakakainis siya. Niloloko niya ako. Dinadaya niya ako. Anak, hindi naman siya yung preeminence ko. Kaya pag na-discourage ka, huwag mong hayaan yung pakiramdam mo, pangunahan ka. Tandaan mo, meron kang dakilang Diyos. A preeminence of God. Always look at Him.